all for joining us tonight dito sa hashtag healthy naman. And this is actually our first IG live for hashtag healthy naman. But we are also now live streaming on my FB page. Kung meron kayong FB, you can go to at Mommy Nina PH or Nina Corpuz or Nina Corpuz on FB. Kasi we're also live right now. Okay, so guys, alam nyo ba na bukas, no? Tomorrow is World Mental Health Day. And October is Mental Health Awareness Month. Kaya nandito tayo ngayon para pag-usapan ng isang bagay na minsan mahirap i-bring up, no, o pag-usapan. Pero ngayong hapon, makakausap natin isang psychiatrist, isa pong eksperto, para mabigyan po tayo, no, ng tamang advice about our, you know, mental issues. So, I'm sure most of you agree, meron pa rin stigma pag sinabi natin na I'm going to consult a psychiatrist, di ba? So, words like crazy, luka-luka, or may problema sa utak, lunatic, di ba? Would come to mind. Kaya tuloy, nahihiya ang tao to see a psychiatrist. Don't you agree? When in fact, dapat hindi ganito dahil mental illness should not be a secret and should just be treated like, you know, your any other illness, like for example diabetes or hypertension, di ba? Sakit siya na kailangang ma-address at ma-treat, and it can be treated or managed just like your blood sugar or your high blood, di ba? So by the way guys, please stay with us and get a chance to win one of my favorite products, and it's called Mustela, and I'm just gonna show you. Mustela is made in France, and we'll be choosing 10 winners on FB and on IG. So do stay with us and participate. If you could comment and ask your questions, we would appreciate it, and even share your story with each other. So we will announce 4 winners today and 6 winners tomorrow. So you have more chances of winning. Okay, so many people don't realize that aside from the COVID pandemic, we're also experiencing a mental health pandemic. Do you agree? Diba? Nakakalimutan na there's another parang silent pandemic. Siguro we are experiencing this problem right now. Sino sa inyo dyan ang minsan nasi-stress? Sino na ang nadi-depress or burned out? Or sometimes you don't understand why you are not feeling okay, even if you think you are, diba? It's good that we're talking about mental illness like this out in the open, and we are lucky that we have with us an expert who will help us understand all these mental health issues, because we can do something about it. Meron tayong magagawa, pwede siyang gamutin, it can be treated, and hindi dapat siya ikahiya. Okay, so let me now introduce to you one of our favorite medical experts. He's a psychiatrist, so he's the perfect person to speak with us this evening. And guys, he's so cool. You can ask him anything. Huwag kayong mahihiya, anything. Just, you know, shoot. Lahat tayo, we all get stressed sometimes or anxious or depressed, di ba? Iba-ibang levels lang yan. So Dr. Jerome Go is here with us this evening. Magandang gabi sa'yo, Dr. Jerome. Okay, I'm gonna just accept him so he can join us. Hintayin lang natin siya sandali. Okay. Hello. There. Hello, Dr. Jerome. Hello, Ms. Nina. Hi, Nina. Good evening and nice to be on your show. Thank you. Thank you for joining us. Alam mo kami ni Doc, we go way back. But since I started hosting all the health shows for more than a decade, no? Doc Jerome. Galing pa tayo ng, ano, I think night shift, prime time, yeah. Evening na, tapos naglipat ng daytime. Na lipa siya sa hapon. So, you know, we kind of grew up, together. But, you know, talking about health, it's really one of my advocacies and my passion. And I really want to share the expert's point of view kasi para mas mabuti, kasi ito talaga, ipinag-aralan nila. So,
guys, don't forget to write your comments. If you have questions, you know, just write them down on the comments below. So, as I said earlier, you know, Dr. Jerome, that we are also in the middle of a mental health pandemic, not just the COVID pandemic. Can you explain this situation right now? Thank you, Nina. Alam mo, of course, we know that it's already a year and a half since this pandemic started, diba? It was first detected December of 2019 in China. And fast forward sa Philippines naman, talagang we also made history kasi dito daw yung first death outside China due to COVID. Dito sa Pilipinas nangyari yun. Ano? Oh, or sa Pilipinas? Yes. Okay. So, tourist. Wuhan. I think it was February. Yes, yes. It was February of 2020 when we first detected this, and then tuloy-tuloy na yung mga discoveries, yung lockdown started March, and people were frightened, are still afraid, no? People are adjusting to a lot of new things, predicting the uncertainties, and this is the change that we all had to adapt ourselves to in a snap. Tayo naman bilang humans, talaga naman natural sa atin ang mag-adapt to change, diba? That's what makes us the highest form of living organisms. Pero yung masyadong bigla, masyadong malaking pagbabago, yun yung talagang naging mahirap for most of us. That's why while we are faced with an invincible virus, an invincible enemy, everyone is afraid about the infection. At some point, diba, even doctors did not know how to manage the illness. No, parang nangangapa kung ano bang dapat na tamang gamot. Was it a virus? Was it a bacteria? Diba, ang daming kaguluhan ng mga panahon na yun. People were afraid. And we were calling it the novel coronavirus. We didn't know what it was, diba? And now we're here. I cannot imagine if you go back, baka if you remember kami lahat nung nangyayari to, parang kala ko babalik rin sa normal agad. Diba? Parang yes. Medyo umpusa, no? Nagulat na lang tayong lahat na ganito. And in the Philippines, one of the longest lockdowns in the world. Do. Sa ibang bansa. That's true. Tapos, strict. Diba? At ang dami pang lumabas ng mga variants. Diba? So habang hinaharap ng mundo yung COVID infection, dahil sa pagbabagong dinaranas natin, meron ding umusbong na global mental health pandemic. At yun yung nakakapag-alala. No? Kasi it is something that people don't sometimes recognize easily. Kasi you can just see somebody randomly, okay siya, pero sa loob pala, deep inside, meron siyang pinagdadaan ng malaking problema. At common yan sa mga kakilala natin ngayon. So many people still up at this point are afraid and feeling depressed. That's the thing with mental illness. You cannot really see it. So hard to grasp. And with social media, sure, lahat tayo, we're all on social media. Minsan iba yung nakikita natin. Iba yung project ng ibang tao to what they're going through. And does that affect also our mental health? When you see people na wow, lagi na lang sila pasaya, laging, di ba, very light yung colors nila. And, you know, parang everything is just Instagram perfect. That's why you have to see beyond the image, no? Kaya nga napakahalaga talaga ng communication niya, kasi mahirap na mag-assume tayo lalo na ngayon na hindi kayo nakikita personally, no? You know, one of the things that I tell people now is instead of doing voice calls, try as much as you can, if possible, to do video calls, no? Kasi it's more personal, it's the closest thing you can get to like a human interaction. Yes. So that's a great suggestion. Kasi minsan ayaw lang nila. Kasi baka hindi pa nagsuklay. Alam nyo, isa pa sa mga nangyari sa pandemic. Hindi na kailangan mag-base, hindi na kailangan mag
So minsan talagang we're just hiding behind our photos, di ba? Or whatever we have out there to show that our best selves to the public. But actually, a lot of us are going through like different levels, no? And we don't want to, ayaw natin maliitin na feel sa doon sa na-feel ng isang tao. But I just like to ask, who are the most affected right now? Kung merong age or babae, lalaki, teens ba, or seniors, sino affected? Actually, Nina, that's a very good question, no? Kasi, alam mo, mental health affects everybody. Sa ngayon, kung titignan natin, mula bata hanggang sa workforce, yung mga taong frontliners, no? Yung mga those who are already yung meron ng background ng mental health problem even before, no? Vulnerable din sila. At yung mga elderly. Kaya kung makikita natin, iba't ibang age group, iba-iba sila ng reality na hinahanap eh. Or hinaharap pala, no? Ang mga bata, yun yung mga isolation from their friends, no? Yung power of play na hindi na nila nagagawa tulad dati. Na paano ba makipag, alam yung laro dati ng patintero, yung habulan, yung taguan. Hindi na nila masyadong napapractice yung virtues of sportsmanship, di ba? Di tulad dati na kapag magaling kang maglaro, mararecognize ka. Or kaya sa eskwelahan na magkakaroon sila ng opportunity to showcase their talents, sumali sa mga contests. Kasi malaking reward, ano yan eh, sa sarili, yung self-esteem ng isang kabataan. Ngayon masyado silang engaged into their online gaming, no? Work from home, from the workforce, at saka syempre sa mga elderly, which is talagang malaking reality to ng mga elderly, yung isolation, yung hindi sila nakakapunta sa kanilang mga regular health checkups, at syempre yung lack of exercise kasi takot silang lumabas, no? Kesa ma-expose sa mga taong may sakit. Mm-hmm. May nag-comment ka dito sa tuod na literal na taong bahay na raw, lalo na yung mga bata ngayon. No, sige, let's start with the youngest, no. Well, kung baby, buti yung mga baby ko, hindi pa nila alam. But those who are, let's say, toddlers, like ako do, I have a 4-year-old and he's so active, no. And bago to, he was going to preschool. Ang saya-saya niya. So ngayon, lagi niyang hinahanap yung school niya. Hanggang ngayon, ha, 2 years later. Can you imagine that? 2 years later. And then, na ngayon, online classes ka. Lagi niyang hinahanap ang kaklase. Eh, dalawa lang kaklase niya online. Pag may nag-absent pa ng isa, malungkot daw siya. So, how do parents like us parang try to make it as normal as possible, especially for the younger kids? It is really a challenge. So, for younger kids, I think parents should be the substitute classmate, should be the substitute teacher, all molded into one eh. Kaya nga napakalaki ng responsibilities ng parents kasi yung need ng isang bata para magkaroon ng feeling of belongingness, yung hindi lang siya at siya at siya lang lagi, di ba? Parang the virtue of sharing, kailangan matutunan yun ng bata. So, yan ay mga bagay na matututunan lang kapag merong interaction with other people, no? I think the challenge there, Nina, is yung mga batang dati na sumali na sa eskwela tapos biglang nawalan ng opportunity na hindi na pumapasok. So yung mga nakaranas na ng school environment, syempre mamimiss nila yon. At malaki rin yung problem dun sa mga hindi pa nakapasok ng school kasi na-de-delay naman ngayon yung entry nila sa school na parang mas matanda, mas malaki na sila bago pa lang sila makakaranas maybe next year ng school environment. You know, good doc that you mentioned that because I have a friend and she has a baby, magwa 1-year-old na. At takot sa tao naman ang nangyari. Pag nakakita ng ibang tao, iyak ng iyak. So, baliktad kasi nga, pinanganak siya nung pandemic. So, hindi siya kanay other people. That's why. Kaya ito yung sinasabi natin, Nina, na hindi pa natin lubos masusukat kung ano yung talagang long-term effect ng pandemic na ito. No? Ang kaya lang natin gawin is to heed to what we need right now. Kasi alam natin that kids need to play, they need to learn the virtue of sharing, sportsmanship, yung paano ba makipaglaro, paano ba makipag
usap. Kasi marami sa mga bata ngayon, hindi pa nila nararanasan yun dahil nga nangyari yung pandemic at the time that they're supposed to already be socially integrating. Hmm. So ano kaya ang pwedeng gawin ng mga magulang ngayon, Doc, pag ganyan ang situation na I want to make my child feel, well, it's not normal times, but as normal as possible? I think, like what I said earlier, the moms, the dads should be the substitute playmate, no? So, pansamantala kayo muna yung gagawa ng mga activity sa bahay, na okay, today we will do art class. So, the mom or the dad will be the one who will really engage the kid. I know it's easier said than done. Mahirap kasi syempre ang mga moms, dads, may mga kanya-kanya rin trabaho. Pero, please devote time to the kids, no? Para magkaroon sila ng sense of companionship, no? Na hindi naman sila left alone to do these tasks by themselves. It would be nice that they will be able still to do these kinds of activities for the meantime dahil nga bawal muna sa iba with their parents. Eswerte yung mga may mga kapatid as compared to an only child, no? For example, at least ako nakita ko, natutuwa ako na may kalaro yung anak ko. Although minsan away rin ang away, but eh, you know how it is. Pero at least may nakikita siyang ibang bata na nandun sa age niya, di ba? So, Doc, meron dito nag-message sa patient kita, 6:30. Thank you for joining us, si Manny. Thank you. At ganyan din daw ang ginagawa ni Marie Manaw as a full-time mom. Minsan siya ang playmate. I know it's for moms, but let me just share yung mga ginagawa namin. Number one, it's, you're right, it's easier said than done. But then, so you, number two, you have to do what you have to do. Sometimes yung simpleng through, Doc, ay ang saya-saya na nila. Pinabasa rin ako sa family, nag-inabang sa van, tapos nagtaugan ka na nilang mag-kumain sa labas, pero sa kotse. Nag-inabang sa family. That's a very good... That's a very good break. Alam mo, Miss Nina, sabi ko nga sa mga pasyente ko, minsan you have to do something out of the ordinary. Kunyari, isang umaga, pag nagising si daddy, maaga, gigisingin na lang si mommy at yung mga kids, drive-through tayo sa malapit na fast food or anong gusto natin, sabay tayo mag-breakfast, sa kotse tayo kakain, just to break the cycle that we are all in right now. Kasi parang we're working on routines. And I know that us, somehow after so long, meron na tayong mga routines na ginagawa. Tama rin, we advocated for routines. Pero sometimes it's nice to do something to break that routinary activity that we have, no? Well, that's great that you pointed that out, Doc. Do something new. Or like ako, this year lang, I started biking, going out, outdoors. Kasi that was the safest, di ba? Kasi you're just moving, you're mobile, and you're outside. And I get to go to places I've never been to before. Imagine mo, my first bike ride, Doc, sa Manila. As in sa Manila, sa Rojas Boulevard. Pero, well, of course, number one, safety, ha? Kailangan safe at kasama mo talagang mga marunong sa road. Ako kasi hindi. So, kailangan nababantayan. But you could go to other places like, alam mo, Antipolo lang, di ba? Or San Mateo, or kahit kung bukas sa baang UP. I mean, you could go there if you're allowed. And yung iba naman, Doc, you know what they're doing? Nagpapaalaga sila sa mga anak nila. Like, kahapon, our cousins, they sent us caterpillars. It's called Science in a Jar. So yung mga anak ko, hanapin nyo sila sa Instagram, Science in a Jar. So may inaalaga ang caterpillar yung mga anak ko ngayon. So they're learning and they're busy. Sana lang, Doc, hindi mamatay yung caterpillar. Pero di ba yun nga yung talagang isa sa mga dumami din after, since the pandemic started, maraming naging pet owners, no? Maraming gustong mag-alaga ng mga dogs, cats, caterpillar. Maraming nag-alaga ng plant, yung mga plantita. Why? Because it brought out the human in us, eh. Yung dati-rati, di ba, gusto natin kinakamusta yung kaibigan natin, sinasamahan natin. Ngayon, hindi natin magawa yun dahil compromised yung social interaction. Pero instead of
instead of just surrendering, meron tayong ibang ginawa tulad ng pag-aalaga ng another human life form or a life form. Doesn't have to be human. Now you talk to your plants and your pets and the animals, diba? But why not? I mean, these are the things we took for granted before. Diba, Doc? Dati, hindi ko pinapansin yung mga halaman sa labas ng bahay namin. I had a renewed appreciation of the things around me na hindi ko pinapansin dati. And na-appreciate ko yun. Looking at the trees and birds and butterflies and even worms. Maganda din yun kasi, for example, may kalaro tayo mga pets natin, we're engaging them, kunyari dogs, nakikipaghabulan sa'yo, it also increases our physical activity, di ba? So, nawawala yung buong araw ka lang nakaupo, nakahiga. So, in some sort, nagkakaroon din ng exercise and it boosts our endurance, our energy, at it replenishes all the yung mga toxicity na meron tayo, lumalabas na ngayon, kahit nagkakaroon tayo ng metabolism. Ngayon, Doc, ano namang advice sa mga work from home? Okay, a lot of them are also sometimes feeling burnt out. Minsan, mas pagod daw sila na work from home sila. Meron akong ganung mga naririnig. Mas pagod sila na work from home sila. Para nilang lumabas kung dati. Sobrang yeah, medyo toxic for some. Oo, kasi unlike before, Nina, when paglabas mo ng opisina, alam mong, okay, tapos na yung work mode mo, mommy mode ka na. Ngayon, parang ang hirap kasi work and home, wala yung healthy space eh. Wala yung, So parang ang hirap na hindi mo buksan yung laptop mo, ang hirap na hindi ka sumagot sa isang email because you know that it's there and kaya mo siyang gawin. I think it's very important for people to be aware of burnout. No? Kaya nga kanina sabi ko, kailangan we have to do something out of the ordinary. Kasi, you need to unplug. You also need to say enough of the work and you have to do something else. Otherwise, mauubos ka din eh, di ba? Parang telepono natin. Pag nauubos na yung battery, we need to recharge, no? So being aware that there's work-life balance is so crucial for us to renew our energy and keep going and doing what we're doing. You're right about 24/7, like you're a mom 24/7, you're a working person 24/7, and then cook ka pa yung iba, di ba? And may iba maglalaba pa. You have to, you know, sabay-sabay lahat. And di ba may survey nga, Doc, yung ano raw yung unang hinahawakan pag gising sa umaga, ang sagot ng mga tao ay ang kanilang cellphone. Diba? Sinong guilty dyan? Diba? Minsan, ako guilty dyan minsan. Mamaya dami mo ng messages, kailangan mo palang gawin to or what. And then also, Doc, what else is stressing parents right now? Yung online distance learning ng aming mga anak. Let me just share, kagabi 12 midnight na ako natulog kasi yung deadline ng homework ng anak ko was yesterday. So and then naipon siya. So, na-stress kami ng anak ko sa homework. Pero kasalanan rin namin kasi we could have done it earlier. Naipon lang siya. But you know, those things na may homework na ako sa work ko, as a, if you have work in the office or work from home, then aside from that, work pa rin yung gagawin mo pa, yung tutulong mo pa yung anak mo sa homework. Kaya talagang napakalaki ng responsibility ng mga moms eh. Ang dami ninyong moms and dads, parents really need to do double effort now in attending to their kids. No? Mm-hmm. And sometimes what I realize is that I really tried to finish all the homework, but you can't do it all. And it's okay. So, parang, kung na-late, delayed. Minsan, I mean, di naman mamamatay or di naman super bagsak, na-late lang ng isang araw. I mean, sometimes, siguro, huwag na tayong masyadong hard on or give it to the pressure because all of us are going through something. And I hope that the schools actually, that's a very good realization, Nina, kasi
talagang kailangan nating alalahanin na we are living in an extraordinary time right now, no? It's normal for us to struggle. It's normal for us to feel some sense of depression, some sadness, some feelings of anxiety. Normal yan sa ngayon, no? Pero kailangan tanggapin din natin na talagang sadyang may mga limitations yung gusto natin. Kahit na gusto mong maging so perfect yung presentation mo, yung isasubmit mo, pero dahil sa limitation, how to connect to your classmates, kasi nakikita natin yan sa mga estudyante, yung pressure, no? Lalo na yung mga achievers, yung mga honor students. Kaya nakita niyo, yun, di ba, yung bar exams, parang feeling ko nag-announce sila na wala na yatang ranking ngayon, yung bar exams for this year. Kasi, oo, no? Kasi it's very difficult to quantify. So, siguro, for those who are hoping to land the top spot, baka kailangan mo na lang mag-antay for next year, no? Kung mas pwede na talaga. Keep it muna. Kung gusto mo talaga mag-number one to the title. You know, there's so much pressure right now for everyone to work. You're right. Work-life balance. Even before the pandemic, Doc. But some people can make it work. I mean, some people just, even if I say that many times, I see other people doing better. Why can they do it? Diba? What is their secret? What kind of attitude should we have to be able to live our best life despite our limitations or the limitations around us? Well, it's important for us to remember that we're all different, no? Iba-iba tayo ng personality types, iba-iba tayo ng coping skill set, iba-iba tayo ng pamamaraan, at meron din tayong iba't ibang realities na hinaharap. Support system, iba-iba yan. So, I think when we see other people thriving, they're surviving, they're thriving, they're coping well, we should take it on a positive note na I want to thrive as well. I want to succeed as well. Kaya ko din to, di ba? Kasi minsan yung perspective, yung nagpapahina sa loob natin na, nako, parang nahihiya ako kasi hindi ko kaya yung gagawin niya. Then we have to reach out. We have to seek help from other people. And maybe reassess kung saan tayo pwede pang mas mag-improve and give ourselves that chance to grow. Mahirap talaga ngayon eh. Talagang it's hard to compare ourselves because there's always a different situation that people face different than us, di ba? But we have to hope that we will be able to keep up with our realities. Mm-hmm. And somebody here commented na laban lang, pray tayo kay Lord. I think personally, maganda rin yung nagagawa sa atin ng faith, Doc. How does that play in our mental state and spiritual state? God. Distinctly Filipino nga eh. Kasi for us niya, di ba, talagang ang mga Pilipino very, very religious, no? And believing that somebody up there, more supreme being than us, greater than us, is going to guide us, is one of the ways to cope, no? Believing that matatapos din to, walang gabi ang di nagbigay daan sa umaga, di ba? So we will be able to thrive and know that when all else fails, faith is there, stronger and bigger than us. Kailangan yun, kailangan magtiwala tayo. Ganda nito sinabi ni Chacha Isidro, God is in control. Pero naman sabi, yes, every day lang, matatapos itong pandemic. That's right. It helps. Sometimes ako, I listen to songs, mga songs or spiritual songs. Really helped me, especially, recently, my best friend lost her husband to COVID. And sobra kaming affected, Doc. I'm sure you can say that are affected one way or another. Maybe some mas kusulito yung wala, bigla. Pero one of the questions my friend would always say, when will the pain ever go away? I could not answer. I mean, how do you answer that question? Well, I think the pain will
will always be there. Nandiyan naman yan eh. Walang, that will be a void in somebody's heart, no? Yung kakulangan na yun, nandiyan na yan eh. Kasi hindi naman yan mapapalitan or mare-replace. Maybe time will somehow help, no? When some other good things happen to the person, kailangan natin tanggapin na grief yan eh. Talagang feeling of loss that will not be replaced by anything or anyone in this world, in this lifetime. Grief has its stages. Kailangan makita natin na right now, sa sobrang daming negative news, di ba? Ang social media ngayon, para nang online obituary ngayon eh. Di ba? Yes, and I noticed that every time something about prayers, a lot of people react. Thank you for posting. Thank you for posting this quote. I would see even in other people's posts, no? Parang as simple as a quote can suddenly make someone feel. Is that how long until mommy? Ay, malungkot na, ma-realize na naman siya na may problema pa rin. Siyempre. Pero it's good that pag may nakikita silang quote na pinost mo, baka nakaka-relate kasi sila. Or minsan, it opens your eyes na, uy, applicable sa akin yon. Nakakapag-reflect ako dun sa nabasa ko. Or pag may narinig kang kanta, ganun din. Di ba pag malungkot ka, tapos may narinig kang kanta, parang gusto mo na lang mag-breakdown. Pero it's nice for us to be a reason why somebody will smile or will think more positively, more hopeful. Kaya siguro maganda rin sa atin, gumawa tayo ng conscious effort to attract the positive vibe, no? Yung maging mas positibo tayo sa mga sinusulat natin, sa mga binabanggit natin. Pero hindi naman yun yung parang we're faking it, no? Pero there is an effort to make it more applicable to us. Kasi meron din sila tinatawag na toxic positivity, yung parang negative na ginagawa mo pang positive. I think important lang sa atin is to try to be more positive, to be more optimistic, and apply it to ourselves, no? Mm-hmm. And try to be, pero let's say sabi, you're in that situation, try to look at the brighter side despite how it is, diba? What happened, because we know a lot of our friends also lost their loved ones, and it's so difficult, doc, to grieve right now, because a lot of the people, these are people I know, or even us, were affected personally na hindi mo madalaw sa funeral, hindi mo madalaw sa hospital, or ayaw magpa-hospital na nga ng mga tao kasi ayaw nilang mag-isa sila na mawawala sa mundong ito. I mean, this is the situation. And how do we, I guess, my question is, it's so hard, no? But how do we deal with this kind of situation na yung grief mo times 100 kasi hindi mo pa makikita yung ano eh. Hindi ko ma-hug ko. I mean, gusto ko siya i-hug, hindi ko siya ma-hug. The expression of grief has been largely affected also, no? Di ba dati, kapag merong kaibigan kang kakilala or nagkasakit, we usually visit them sa hospital, we send them flowers. Pag may namatay, there's a wake, no? There's yung mga funeral na service na ginagawa. Pero ngayon, hindi na ganun yung nangyayari. Shortcut lahat, di ba? Parang yung iba nga sabi ng isa kong patient, nagulat siya na pinasok sa ospital yung pasyente pagka madadagdagan na lang niya, earn na, 'di ba? So it actually doubles the trauma, no? Mas lalong malaki yung epekto sa isang tao. And it's hard kasi wala ring taong kayang makiramay or magpahiwatig ng pakikiramay kasi nga hindi nila pwedeng dalawin. So right now nakita rin natin na naging malikhain ng mga tao na nagkaroon na ng mga online week or nagkakaroon ng online burol na tinatawag kung saan may mga nagte-take turns kung sino yung magsasalita, magte-testimonial para maipahiwatig pa rin yung
yung pakikiramay ng mga kaibigan at kamag-anak doon sa naulila, no? Or yung pamilyang naapektuhan. I think these are the ways that we have to do for the meantime to deal with grief, because there's really a universal grief that we are experiencing. Yung grief na napakaraming nagkakasakit, namamatay. At hindi lang, when you talk about grief, Nina, hindi lang to yung life. Ah. Pwede rin kasi yung grief in the sense na nawalan ng trabaho. SCDN, di ba? At saka sa iba pa. Ito pa, marami ka. We see a lot of OFWs being repatriated, losing their jobs from abroad, no? So grief is not just about losing a person, but losing your life before. Losing our routines, losing the life that we used to live, no? Yes. You're right. Losing your job, that really affected us so much last year, though. I parang gumising ako, parang, ha? Panaginip ba to? And then fast forward to now, I'm still here. We're all still here. And we're still laban lang, di ba? May nakita ko dito mga laban lang. Ganun talaga eh. Anong gagawin mo? Alangan naman magmukmuk ka, di ba? Or kaya mo na lang na mangyari. Kaya mo lumaban, have faith, and you know, other things like talk to your friends and do some virtual, have some virtual meetings or get together. Numan, di ba? Nauso yung numan, doc. So, well, may interesting dito na nag-comment na basa ko kanina. She said that paano mo raw ba sasabihin sa isang friend mo or sa isang tao, minsan na kailangan niya raw magpatingin sa psychiatrist. Anong comment mo nun, Doc? Kasi may nakita akong comment dito na pinapagalit siya pa raw ang mali. Siya pa yung pinapagalit na. She just means well to that other person na she really believes, she could be wrong, right? That her friend, that other, should see as a, how do you say it? Actually, ang ganda ng tanong niya. Ang ganda ng tanong na yun, Nina, no? Kasi marami pa rin tao ang parang ayaw po muna lumapit sa psychiatrist. Ayaw, they find it offensive kapag bringing up sa kanila. Kaya nga, yung sinasabi lagi na it's okay to not be okay, okay naman yun eh. Naintindihan naman natin yun eh. Pero when is it not okay to be not okay? Hindi yan yung Korean novela na pinanood ko. Ibig sabihin. Yes. So yeah. Kailan ba hindi nakatanggap-tanggap na hindi ka okay, di ba? And so, help Doc, how do we do it? Kasi some of us would really need expert help. Some of us would need a psychiatrist. Hindi pwede lang sa kaibigan na hindi expert. I think kailangan kasi kapag binibring up yung idea ng pagpapakonsulta sa doktor, I think kailangan nating banggitin dun sa tao na pinapayuhan natin kung paano naaapektuhan yung kanyang buhay dahil sa kanyang pinagdaraanan. For example, nakikita na natin na hindi na siya nakakapasok sa trabaho, hindi na siya nakaka-attend sa kanyang academic obligations or responsibilities, bumabagsak na yung grades niya, nakakatanggap na siya ng memo dahil pangit na yung performance, or bumaba yung kanyang performance sales quota, mga ganon. May mga relationships na naapektuhan or na nagrereklamo na yung asawa niya, yung mga kapatid niya, yung mga anak niya dahil lagi na siyang bugnutin, hindi na nagkipag-usap, or may nagbago doon sa kanyang ugali na dati-rati magiliw tapos biglang nagkukulong na lang sa kwarto. When we advise a person, I think we have to be gentle also in the way we see it, no? Hindi lang magpa-psychiatrist ka na kasi nagkakaroon lang ng negative connotation. Magpa-psychiatrist ka na nga. Hindi naman ganun yun. Hindi naman magpa-derma ka na. Hindi naman ganun eh. Oh, parang dati, di ba, pag mga bata, pag may doktor, pag medyo nagsalbahe, sasabi, dadalhin kita kay doktor, ipapa-injection kita. So parang nagiging panako tuloy yung doktor. Ngayon tuloy, yung ibang nagpapayo,
sige, magpa-psychiatrist ka na. Parang nagiging negative tuloy yung condition. So, I guess when we bring up that topic na baka kailangan mo na magpa-doktor, kasi hindi nakita kayang tulungan or meron ng mga limitasyon din yung kakayanan ng asawa, ng kapatid, ng kaibigan doon sa pagtulong doon sa pasyente. Lalo't-lalo pa kapag medyo private or privado yung mga pinag-uusapan, di ba? Like ang issue sa asawa, minsan hindi mo masabi kahit kanina dahil sensitibo, sa psychiatrist ka lumapit or sa isang mental health expert. It's hard to care about a loved one kasi if somebody is having a mental illness, it's not just that person that the whole family, the people around you, that sometimes you all need to help. Can we expound on this some more, Doc? Kasi ang nangyayari, isang taong may mental illness, affected yung tao around them. And to the point na yung tao around them, kailangan na rin magpasakayan ba, Doc? That's why, Nina, like sa mga pasyenteng under my care, no? Maliban sa pakikipag-usap sa pasyente, malaki din yung oras na binibigay natin, nilalaan natin sa mga kamag-anak, sa kapamilya na nag-aalaga dun sa pasyente. Kasi sila rin yung mas mahaba ang panahon na nakakasama yung pasyente may pinagdadaanan. So we have to also educate them. We also have to provide support to them. Caring for the caregivers. Taking yes. care of those who are taking care of our patients is so crucial. Kasi meron din silang challenges dyan eh. Diba? Yeah. So who will take care of that, Doc? If you're the one taking care of that, care of you. Kaya we all need somebody. Diba? Walang tao ang hindi nangangailangan ng mental health support. Kaya ngayon, ang ganda. Niya, no? Kasi you opened this conversation saying that this tomorrow is the World Mental Health Day, October 10. Taon-taon, lahat ng psychiatrists at mental health advocates in the world celebrate the World Mental Health Day. That's 10-10, October 10. And you know, this year, ang theme namin is World Mental Health for Everyone. No? Let's make it a reality. Talagang dapat lahat tayo, hindi lang yung mga taong na-diagnose, yung mga pasyente, hindi lang yung mga may kamag-anak, kapamilya, pero kahit na wala kang sakit, kahit na wala kang kakilala, meron kang magagawa to promote mental health, especially at this time. That's really nice of you to remind us that mental health is for everyone. So hindi ka nag-iisa. Diba? You don't have to battle this or suffer it in silence. We all go through something. And some of course are worse than the others or mas mabigat yung may diagnosis. No? Kasi there are things like clinical depression, diba? And all that, bipolar. What are the other parang ano yun? Anong tawag? Yung mga nadadiagnose yung doc na mental illness at are common. Na dapat hindi. Yeah. Sabi ko nga kanina pa, parang diabetes sana eh. Or hypertension na meron ka lang, minamanage mo lang eh, di ba? That's correct. Kaya nga, yung parallelism na binanggit mo niya is very good, no? Na parang, kapag meron kang diabetes, pupunta ka sa isang endocrinologist or yung diabetologist, yung expert doon sa larangan na yun. At kung meron kang isang mental health issue, you have to go to a psychiatrist, no? A doctor for the mind and the emotions. The very common, lalo na dahil nangyari itong pandemic, will be, of course, yung anxiety, depression, insomnia, at nararyan pa rin yung mga dati nang na-diagnose with psychosis, yung mga may schizophrenia. At isa sa mga nakaka-alarma is since the pandemic started, this is a worldwide statistics. Even suicide has increased tremendously since the pandemic happened. No? I also wish to share with you na in my own personal practice, tumaas din yung kaso ng dementia or Alzheimer's. No?
dulot, this is commonly seen among the elderly or the geriatric group. At malaki ang epekto ng pagkakakulong sa bahay sa pagbilis ng development ng dementia sa mga pasyente. Yung pag-deteriorate ng kanilang utak, no? Yung kanilang brain, no? Has increased tremendously because hindi na nila nagagawa yung dati. Kasi dati, pag pumunta sila sa grocery, yung simple math na okay lang, kung magbayad ng ganito, magkano ang supli ko. Ngayon, yung mga lolo't lola natin na nakakulong sa bahay, wala silang masyadong activities. So it also affects their brain function. No? So yun yung mga kaso na nakikita natin. Kaya kailangan talaga pagtuunan itong mabilis na paglutas ng pandemya na to para manumbalik yung dati nating activities. And hopefully, mental health will be in the pink and green again. Okay. Yes, we're really looking forward to that. But right now, you know, we can only do so much. You're right about your mind. Minsan din kasi ang uso yun, pag you're in one and nag-away-away. May naghiwalay. For example, I was so, I don't know if it was a pandemic, but when Bill and Linda Gates broke up during the pandemic, I was so affected. Kasi I really looked up to them. But of course, I'm not saying it's because of the pandemic, but it happened during the pandemic. You know, a lot of other people I heard just like, you know, broke up. I think the challenges that brings us to another age group, no, Nina? Yung grupo ng yung mga kabataan na nagliligawan, eh, paano naman magliligawan ngayon kung hindi mo nakakasama yung taong nakita mong gusto mo, di ba? It's ako yung magulang. Joke. You know, Nina, I have a patient kasi na ganyan yung reality niya eh. The guy lives in north area and the girl lives in the south area. And diba, crossing borders, transportation, at saka syempre yung mga magulang na protective, ayaw silang palabasin ng bahay, huwag muna kayong magkita kasi baka pag uwi mo, baka may exposure ka. So, mahirap din mag-sustain ng relationship. Kaya siguro, mas malaki ang effort ng mga nagliligawan, mas malaki ang challenge na kailangan harapin kung paano mapanatili o ma-sustain yung relationship. Pero ganun pa man, marami rin tayong naririnig na magagandang kwento, no, na nagkakilala because of the pandemic. There are good news, but of course, it's mas marami. May nagkakilala, may kinasal. No, sabi ko nga yung kasi I'm also part of the live events industry, no, yung mga I host events on the side. Natuwa ako kasi may mga kaibigan tayo sa buffet or mga catering services. Gumawa sila ng mga maliliit na home parties, pwede sila magpadala ng pagkain kahit na yung mga couples na gustong mag-date, pwede na silang ng mga parang package dinners that they can send to the guy's house and the girl's house and then you just eat together nung naka-video call kayo. Time or something like, or like this. Yes. We've been doing that. So sa dating, ganun din pala, no? Doc, and also parties or birthdays, big milestone dates, birthday for example, diba? Or weddings. Yung isang kong couple na kinasal, ang ginawa nila dahil hindi nga sila makapagkumbida ng maraming kaibigan or kamag-anak, they sent food to their relatives and habang kinakasal sila, habang may maliit na salo-salo sa bahay, naka-live stream sila at napapanood sila nung mga kamag-anak. So parang magkakasama na rin sila. Yes, that's the other side of it. You know, I noticed also, Doc, that I are closer as a family. My sister lives in the U.S., San Francisco. My brother is in Toronto, Canada. My dad is in Ilocos here. So we could always talk. And parang dati naman, nung pre-pandemic, hindi naman talaga kami ganun kadalas mag-usap. So, ano nangyari? Lalo kami naging close. Usap-usap. Kaya, parang
kailangan lang natin talagang i-utilize kung ano yung technology na meron tayo. Tulad nung kinikwento ko sa yung kasal, nagulat sila na oo nga, hindi nila makasama sa mismong reception place yung kamag-anak nila. Pero for the first time, nakasama nila yung mga kamag-anak nilang nasa ibang bansa. Tapos pwedeng magbigay ng live message on the spot na ikinatuwa rin nila. Oh, so meron rin namang positive advantage. Let's, it's nice to focus on the positive. That's I'm sure that's one of the That's kaya sabi ko niya, if you ang galing din talaga ng Panginoon, 'di ba? Talking about prayers and hope, no. Kasi imagine if this pandemic happened to us 20 years ago nang wala tayong mobile phones, wala tayong internet, wala tayong capacity to reach out, and then we're all told to stay home. Can you imagine? It would have been more difficult. If I cannot imagine that, especially if you don't have like you know big surroundings around you, diba? If you live in a condo, for example, lalo na if you're in city, sa probinsya kasi nakakalabas ka, diba? But in the city, that would be very very difficult. So thank you, Lord, na meron, let's use it to uplift others, no? Instead of you're right that we mentioned earlier, it can be kasi ang dami rin. Puro negative na nakikita natin, ayaw mo na magbukas. Doc, let me just bring up one thing that a lot of people are also experiencing right now. And you mentioned it kanina, insomnia. So, maraming napupuyat, hindi makatulog. There's a question actually, Doc, na yung anak niya na 9 years old, hindi daw makatulog. And then, nung tinanong ng nanay, hindi daw ma-explain, I don't know why. I can't sleep and I don't know why. At oh, even the araw nung bata. That only goes to show na talagang ang insomnia, hindi lang naman ito pang mga adults, no? Kahit bata na aapektuhan. Sometimes it's also good for parents to try to find out kung ano ba yung pinapanood ng mga anak natin sa gadgets nila. Kasi minsan, they watch horror stories or baka may nambubuli sa kanila online. You know, it would be interesting to find out these things, no? Kasi maliban sa pandemic na hindi sila nakakalabas, maaari din na may mga nangyayari na hindi natin nakikita. Kaya nga, it's very important for parents to get involved, get engaged, kung ano yung mga interest ng anak natin, kung ano yung mga pinapanood nila. Kunyari, kumakain, what show are you watching right now? Or sino mga kalaro mo? Bata. I was so bothered. I love Squid Game. Okay, I love that series. I was hooked. But apparently, there are young kids who watch that. And it's very brutal. I don't know if you've seen it, though, or you've heard about it, I'm sure. Yes. I think it's right for a 9 or a 10 to watch that kind of... Serious. Kaya nakaka-miss din yung dati, 'di ba? Lagi nating sinasabi na kung may mga ano ba yung mga guidelines, yung mga PG-13, 'di ba, sa local TV. Wala kasi niyan sa internet eh. Walang they will call it a censorship or a guideline or a category. I think the best way what parents can do is to try to show interest in what your kids are interested with, no? Show the kid that you are interested with what they are interested with. Kasi yun lang yung paraan para malaman natin kung sino ba yung mga kausap nila. Minsan nagugulat yung mga parents, gising ng hating gabi. You know, I have one case of a patient under my care. Ang kaibigan niya ay nasa Amerika. So isa sa struggle niya is kapag gabi sa atin, umaga sa kanila. At umaga sa kanila, gabi sa atin. So minsan nahihirapan siya. Sabi, Mommy, how do I talk to my friends? Eh, they're sleeping when I'm awake. Well, that's when the parents should really step in and do something about it. I think parents should be... I'm so bothered na some kids watch that Squid Game or... sorry, Doc, kasi it's what all the parents are watching now, no? I know we want our kids sometimes out, the advance, manood na gano'n, basahin na gano'n. There are age-appropriate things for their kids. I mean,
siguro napadaan yung bata. Kasi to be fair to Netflix, ako, naaano ko yun, meron akong talagang nakalagay sa Stella, kids. So yung movies ng Netflix na pang bata, yun lang yung pwede nilang panoorin. And then of course, their iPads are locked. They cannot just search. You know, I think we should all make an effort to do more as parents. I know we're all going through a lot, but imagine your kids, pag may napanood yan, dahil na yun. Yes. Ang mga utak ng bata ay parang sponge, di ba? They keep accepting kung ano yung nakikita nila sa matatanda, sa paligid nila. Yan din yung na-imbibe nilang personality later on. So, yun yung pinaka-importante na alam ko, everyone is busy, everyone is trying to cope and to thrive in the situation. Pero, wag natin hayaan na yung mga anak natin, basta hawak mo yung iPad, nandiyan ka sa computer, okay ka na. Because sometimes, we really don't see the real thing. No? So, kailangan i-engage talaga natin yung mga bata para makita natin kung ano yung mga ginagawa nila, pinapanood nila, at kung meron silang yung mga ganyan, kung sakali man napanood ng bata yung Squid Game. Pero napanood. It would be nice to talk to the kids na, you know, reflect, you know, na parang wag mo gayahin. Kasi hindi na, alam mo nang alam na nila eh. So you might as well bring it out to the discussion. Try to explain it to them in a way that they will understand and you know that it's just fiction, diba, na hindi yan totoo, ganyan. Pero totoo, it could cause nightmares kasi even me, nagka-nightmare din ako pag nanood ako ng horror or what, di ba? How much more the kids. So, it's a good reminder for all of us watching. Alam ko, mahirap po sa mga, marami kasi tayong parents na nanonood at talk. Kasi, because I'm also mommy niya to a lot of people. So, let's just watch our kids more and talk to them more. Actually, recently, may isang parent na nag-bring up sa school na nung daw parang breakouts ng mga bata are 7-year-olds. They were talking about this COVID-related deaths in the family. And siyempre, yung ibang bata, hindi ma-process yun. Yung ibang hindi namataya. Iba kasi namataya. Minsan, pinagugulat na lang yung kaklase na nakwento. Si ganyan, or yung talagang close family. Oo. So, nalaman namin na gano'n. Just fever. This is how our kids feel. It, di ba, napakalaking eye-opener yan sa ating mga adults, no? Na namumulot na yung mga bata, maaga pa lang, parang musmus na muspus pa lang, dahil siguro sa sobrang laganap ng mga negative news, naririnig nila sa mga kakilala nila, parents na kaibigan nila, na may mga namamatay. So, siguro na nare-realize nila na meron talaga, death is a part of life. It's a reality, di ba? And yun nga lang, napakaaga pa sa buhay nila yung para maranasan yun. No? So as parents, what we have to do is, I'm sure, you know, assurance, no, telling them that we're doing everything, there's doctors, we will save you, we will take care of you. Kumbaga, just to give them that assurance that they will be in good hands. Kasi kids need to find that security, ah. Alam mo niya, bilang doctors, no, bilang psychiatrist, I always tell parents, growing up kids, no, lalo na yung mga toddlers, they need to know that they are secured. Yung feeling of security from with love, security with care, security with their needs, first and foremost, coming from parents should be there. And that will give that mindset
pag lumaki sila, that they would be very secured with themselves. It starts at a very young age. It starts the moment you're born. And actually, even when you're pregnant, no, knowing that you want this baby to take care of you, goes all the way there. And knowing that you'll nurture the right kinds of food, all that. So yeah, as a mom, I very much understand although it's hard, it's very hard, Doc, minsan, especially now, minsan nasa stress ka, napapasigaw ka na lang, or yung anak ko sabihin sa akin, you're so strict, mom. Ayaw na niya akong magturo sa kanya kasi napaka-strict ko daw, ganyan. So at least she talks to me, at least she tells me, I know that maybe next time I should be less strict. Now, Doc, thank you so much for talking to us for an hour. No, last few questions about, let's say, what about adults? Sometimes ako, I think melatonin means that okay. Oh yes. Meron tayong mga nabibili over the counter, no? Yung melatonin, nandiyan yung 5-HTP na iniinom natin, mabilis ng kasi akin ang 5-HTP galing sa US. What is that? Well, it's serotonin, no? A precursor of the happy hormone, no? 5-HTP. So, all of these are easily accessible over the counter and they can be effective, no? Ang importante lang is for us to try if we need it and of course, wag tayong mag-exceed doon sa recommended dosing. Tandaan po natin na hindi lahat ng nakasulat doon sa recommended dosing applicable sa atin kasi kailangan din natin itignan kung meron bang ibang karamdaman, meron ba tayong ibang iniinom na gamot bago natin inumin yung mga nakikita natin over the counter. It is still best to consult your doctor kasi wala naman po mawawala, no? Bago tayo uminom ng mga gamot, mas maganda pa rin po na meron po tayong pagkonsulta para tayo po ay magabayan ng mga eksperto. Kahit supplement na yan, kahit na over. Lalo pa, pag hindi nag-work. Pag nabili mo siya, tapos hindi nag-work, ay naku, yung iba kasi ang ginagawa, doblehin ko nga, triplehin ko nga, naku, mag-iingat po tayo. Mag-ingat po talaga tayo at huwag maging dependent sa magayon. Na-mention ko lang yun, but hindi na naman, ako dependent pa minsan if I take it, the melatonin, but I know that you shouldn't every week take it or, di ba, once a week, twice a week, and then try to adjust na. So, Doc, since it's a World Mental Health Awareness Day tomorrow, and as a psychiatrist, what is the message that you want to put out there about mental health and mental illness? I just want to remind everyone na ang mental health po ay bahagi ng ating kabuuang pangkalusugan, no? The World Health Organization defines health as the overall holistic coverage of the physical, mental, and social well-being of a person. Hindi po tayo maituturing na lubos na malusog kung ang ating pag-iisip ay hindi malusog. So kailangan ang ating isip, damdamin, at ang ating katawan ay lahat maayos para tayo ay may consider na healthy. Huwag po nating ikahiya ang paglapit sa kamag-anak, kapatid, sa mga doktor, because mental health affects everybody. Kitang-kita po natin yan, lalo na ngayong pandemic. More than ever, siguro it took a pandemic for us to realize that mental health affects everyone. And now that we're in this reality, pag-usapan natin, gawan natin ang solusyon. Because mental health problems and conditions are manageable and you can recover. Huwag lang pong bibigay. Huwag lang pong mag-give up. Laban lang. Yes, I love it. Hope. There's always hope. And thank you, Dr. Jerome Go. I just want to address that one question there na may isang nanay daw na how to relieve yung anxiety ng mga nanay. Since nanay din ako, Doc, kasi minsan yung nanay, doble, triple yung anxiety nila. At triple ang trabaho nila. Yung work ng nanay, mas marami. Sabay-sabay. Kaya feeling ko, ang mga nanay, kinakaya kahit na anong problema. No? So, matiisin talagang lahat gagawin para sa anak, sa asawa, sa pamilya. Don't forget to practice self-care.
kung minsan nasusobrahan na tayo sa dami ng mga problema na hinaharap natin, magpunta ka sa grocery, bilhin mo yung gusto mo, magpamani-pedi ka, devote time for yourself, no? Mag-recharge, mag-relax, para hindi tayo maubos, no? Self-care, self-love is very important in order for us to keep going. Yeah, there's absolutely nothing wrong with that. In fact, I've been saying this to my friends, or, you know, to the people sometimes would live. A happy mom, if a mom is happy at home, everything else will follow. So yung nag-message yan, pero naiintindihan na minsan, hindi naman lahat perfect araw-araw. There will be good and bad days, definitely. But at least may good days pa rin, di ba? Let go of the bad days. Nangyari na, tapos na. And try to do better again the next day. The good thing is you have the chance to redeem yourself, di ba? Even to our kids. Sometimes I feel guilty. Oh, nagawa ko to sa anak ko. Sabi nga ng friend ko, oh, okay, anak mo, mag-a-adjust pa yung bata yan. Resilient sila. Do better the next day. Do better next time. So there's always a chance to do something better for all of us. So I'm not immune also to anxiety and stress myself. That's why thank you so much, Doc. And Karina, you said a very good point. Before we heard about mental health, should the government should pay more attention to it, ba? Or even feel health. Doon tayo mag-edok, budget for mental health. Hindi kasama siya, di ba? It's not included. Walang coverage, but and I remember one of the plans of the government before the pandemic happened was to come up with a rehabilitation facility, di ba? Dapat merong ganun silang pinag-uusapan dati. Maybe ngayon na talagang tumaas din yung mga kaso ng mental health issues, baka mabigyan ng mas malawak na pag-aaral kung ano pa yung mga departments na pwedeng paglaanan ng resources para maging mas abot-kaya or maging mas madaling ma-access ng karamihan yung mental health facilities or resources. You know, mental health response should be part of every government response in this pandemic. So, kailangan talaga pagtuunan ng pansin dahil lubhang marami ang nangangailangan. Thank you. Doc, how do we you and maybe the association for those who want to see suicide? Oh, sa lahat po ng mga nangangailangan ng mental health support, napakarami po non-government agencies, organizations available online right now na tumutugon sa mga issue. May mga 24/7 hotline. Nandiyan na po ang National Center for Mental Health. No, unang-una po yan because this is the designated hospital by our government. Nandiyan din po ang mga NGO tulad ng Natasha Goldborn organization, no? Meron din po silang 24/7 hotline or yung hope line. Sa amin naman po mga psychiatrist, meron po kami organisasyon, ang Philippine Psychiatric Association. Nasaan man po kayo sa Pilipinas, pwede po kayong lumapit, no? Magtanong sa Philippine Psychiatric Association kung sino ang pinakamalapit na psychiatrist na nasa sa inyong lugar. O kung hindi man, malaki po ang pinagbago ng aming pamamaraan makipag-ugnayan sa mga pasyente dahil meron na rin po tayong telemedicine sa panahon ngayon. Pwede na rin po kayong makipag-appointment sa inyong napipiling psychiatrist. Lapit lang po kayo. Maybe you could search them up online. Pwede rin po sa mga hospitals kung saan sila ibahagi. You can reach us through our social media accounts. And hopefully, kahit po di tayo magkita ng face-to-face, pwede naman po tayo mag-usap ng heart-to-heart. I love it, Doc. Kung katulad naman ninyo ang doctor. thank you so much for your effort. I know you're super busy. Super busy ni Doc Jerome, guys. He's so in demand. So lucky to have him. And I'm happy that to call you my friend, Doc, no? After all these years. For you na, laging lang kayo nandyan, no? If you need anything. So, maraming salamat, Dr. Jerome Go. And I know I promised some of you that, I promised everyone that we have 10 winners for our Mustela giveaway. I love Mustela. It's made in France. All non-toxic ingredients. So, I will
i-announce the winner na lang type ko kasi hindi ko mabasa agad lahat yung mga sagot ninyo eh para makita natin yung mga magagandang sagot and we will just type online in the comments who are the 10 winners of our Mustela Philippines giveaway. Thank you to Mustela also for giving prizes. Thank you, Doc Jerome. Thank you, everyone. Bye-bye.